Hello guys! Good evening po sa inyong lahat guys and welcome to Pinoy Expat dito po sa Curritory Radio, the voice of the OFW. And tonight guys, napaka-special na pag-uusapan namin ang the International Director of Curruti UAE na si Miss Lynn na patuloy po tayong sinusuportahan during our pilot episodes for the whole month of February. Kasi nga po, nilo-launch pa lang ang Curruti Radio. Okay, but before we start, Miss Lynn, can you say hello or any message you would like to share to all the Curruti Card members, not only just in UAE, but also in the Philippines. Yeah, in Philippines and in some Saudi other. Saudi Arabia and Qatar. Yeah, so diba? We have four countries pala na mga maaring nakikinig sa atin tonight. Diba? And of course, and I'm sure, na lahat ng mga OFW, not only just in four countries we mentioned, ang maaaring nakikinig sa atin. Kasi every night guys, dito po sa Pinoy Expat, ang topic po na pinag-uusapan natin lagi is something that is beneficial to all OFW from all over the world. Di ba? Create to para talaga sa mga OFW. Okay Miss Lynn, this is your time. Any message that you would like to say before we start sharing yung mga ideas natin? Yes, good evening again sa iyo. Junif, thank you for helping us again. And itong segment na po na to is aabangan nyo every night. Pinoy Expat with Juni Sorsano. Thank you. So this will be every night. So may mga iba't ibang topic po siyang ibablog para sa inyo. Yeah. And one more thing, sa lahat po ng Curruti member, you can tune in po sa aming Curruti Radio, sa OFW, the voice of the OFW, and sa FB page po namin. So, abangan niyo po yun every night. And what's good about this is, because the program guys ng Curruti Radio is, ano siya, parang it's a two programs na join. So, in the morning, mostly are from Philippines. Yes. Are they starting na po ba, Miss Lynn, yung mga programs doon? Soon, they will start. So, they're finalizing everything. Finalize everything, even the technicals. Issues. So soon po mapapanood niyo po ng live na may mga new streams, may mga musics. So and of course yung talk Juni, show. Mr. Juni Sorsano. Kasi guys, kailangan natin minsan ng kausap, 'di ba? Sa gabi bago tayo, let's say pagod na pagod tayo sa trabaho, nakahiga lang tayo and then after natin magdudududo sa Facebook. And then why not, 'di ba, set 1 hour of your time every night na makinig po dito sa Pinoy Expat. Yeah. And of course, ito po is mga bagay na para sa mga OFW. Ang mga lahat ng pag-uusapan, lahat ng topics is something about OFW. So abangan niyo po 'yon kasi may mga mapupulot po kayong mga aral, may mga mapupulot po kayong mga tips or techniques usually na ibablog ng si none other than, of course, the blogger himself. Buhay sa Dubai. Okay, so anyway, abangan nyo rin po, no, soon, siguro napapanood nyo na kami ng ilang episodes na that we are actually just recording our discussions kasi we are still finalizing some technical issues. Kumbaga, gusto kasi nang mangyari na Curruti is mapaganda po talaga ang program na maibigay sa inyo. So for the meantime, we have some videos airing online and also showing online sa Facebook nila. But soon guys, expect, kasi po we need the interaction from all of the listeners and to all of the viewers sa Facebook page ng Curruti. It will be live. Actually. It will be live. Kaya lahat po kayo, if you wanted to like greet anyone you love, it's either wherever they are in the world, maring from the Philippines, mga kamag-anak mo doon, birthday ng anak mo, you are guys free to comment. Para kapag makita namin yan, we're going to mention it on air. Yes, kailangan din po namin yung mga inputs ninyo para mapaganda pa po namin yung mga shows. Kung ano pa yung gusto nyong pag-usapan natin, pwede po yan. And then, especially guys, so alam ko na napakarami pong issue ang mga OFW or may mga ideas, okay, some of our OFWs na gusto nilang mas may marami pa silang matutunan. So, if given a chance, why not, di ba? With the help, of course, with the international director ng Curruti UAE na si Miss Lynn, maaari po natin maimbitahan yung mga right person para po sa mga katanungan o sa mga topic na gusto nyong pag-usapan. You can send us also kung sino pong gusto nyong interviewin ni Mr. Juni, or you can send us also your comments or suggestions on how to improve everything. So, o kasi like sa previous... Sa previous episode natin, we are very lucky to have, of course, Dr. Rebecca Desiderio, of course, the medical city na nakasama natin isang gabi. Kasi guys, yun talaga, yung
yung information coming from the right person, yes, is always a reliable information talaga para sa ating lahat, di ba po? Okay, kasi ako more on opinion and more on experience yung sa akin kasi. Yes, abangan niyo po mga ibang mga Kuruti Partners merchant din kami mga i-launch dito, and may mga interviews po sa mga managers or the CEO himself or the owners of the companies. Yes, and of course, di ba Miss Lynn, may ongoing ano din tayo, mga online trivia contest or any contest online. Para po sa lahat ng mga members ng Kuruti Card, sila lang po ang maaring sumali at maaring manalo sa ating mga pa-contest gabi-gabi. Okay, so now guys, ito since nakapag-warm up na tayo, ito na, pasok na po tayo ngayon sa ating topic na pag-uusapan. Ano nga ba ang top 10 na tips, okay, na maaaring ma-share natin sa mga kababayan natin, lalo na yung mga first-timer na maging OFW. Okay, so guys, maaaring isa sa mga listeners natin or viewer natin sa ngayon, Miss Lynn, eh, nandito na siya sa part na kumpleto na siya. Parang nakabidate na siya ng alis, di ba? So, maaaring makatulong sa kanya to. Ano pa yung mga nami-missed out niya? Yes. Or parang naman sa mga kababayan natin na, okay, mukhang tinanggap yata ako ng isang agency, ah. Mukhang kailangan ko na yata mag-prepare. So, because of this program, guys. Or yung mga nagbabalak palang pumunta dito. Oo. That's very true. At least, alam nyo kung ano yung mga kailangan nyo i-prepare. Kasi nga kami ni Miss Lynn, we've been like an OFW for how many years? And tonight, we're going to share ano yung mga mahirap at maganda na pagdaanan namin during nung first time namin. Bilang OFW. Uh-oh. Okay, so Miss Lynn, before we discuss with the number one tip na isi-share natin, ikaw, ano yung first time, ano yung experience mo, ano yung nararamdaman mo nung first time mong aalis ng bansa, pupunta ka na ng abroad, magtatrabaho? Yes, nung, of course, pag-una, excitement. Excited ka, at the same time, stressful. Excited ka kasi parang mabibili mo ng lahat ng gusto mo. Yes. Di ba? Mga bagong damit, LV bag, yes. Gold. bagong place, bagong mga tao ang makakasama mo. So, at the same time, is parang kabado ka rin kasi hindi mo alam kung ano ang dadatnan mo sa pupuntaan mo. Actually, yung scare, guys, yung fear na yan, guys, is nandyan if you don't have knowledge. Okay. And that's the reason why tatanggalin po natin yung fear. Uh-uh. Kasi nga, bibigyan namin kayo ng information today kung ano yung mga dapat nyong i-expect, ano yung mga kailangan nyo ihanda. Para pag dumating na yung araw ng alis nyo, alam mo na medyo okay yung pakiramdam mo na you're just traveling. Yes, kasi it alam will mo, help you a lot. Kasi during our times, kasi pag sinabing aalis ka lang, so wala, hindi ka mag-research or hindi ka man lang magtatanong. Kasi excited ka eh. Totoo yun. At saka kasi Miss Lynn, kapag may nakaligtaan ka lang na something important, mahal magparibook. Totoo. Sobrang diba? Mahal. At saka minsan may mga ticket din na non-rebookable. Oo, may ganong mga airlines. Okay. Which, if you wanted to know guys, you can ask me. I can tell you kung sino yung mga airlines, yes, na hindi gumagawa ng ano, na they don't allow rebooking kapag nasa on the same date na. Well, meron namang iba, pero sobrang stressful. Sobrang kailangan mo, dami mong tawagan, dami mong fill up. So, oo, and of course, for a kabayan na mag-a-abroad, magtatrabaho abroad, eh kumbaga, ano eh, the employer nila naghihintay na doon. Parang hindi yata po pwede na parang i-rebook pa natin o ano yun natin. Yes. Pero I think what's good about with the employment, yung mga naka-employment visa naman going abroad is nandyan yung employment agency to prepare all the documents na meron sila. Yes. Which is yun yung number one na tip na pag-uusapan natin tonight. Yes. Okay, Miss Lynn, what are the documents na kailangan nilang i-ready? Based on your experience, ano yung mga ni-ready? Okay, of course, kailangan valid passport. So, tingnan po natin yung validity ng passport natin. That's kasi true. Kasi nakakaligtaan nga natin is 6 months kailangan is valid yung passport mo before you travel. Mm-mm. Okay? Kasi guys, hindi ka palalabasin ng Philippine immigration officers natin kung wala ng 6 months valid yung iyong passport. Yes. And syempre, yung travel document, yung ticket mo, e-ticket or something. Uh-oh. Or kung nasa phone mo na yon is pwede mong i-save. Para anytime, yeah, pwede mo lang siyang ipakita. So, are you saying that yung airline ticket, hindi naman kailangan printed out? Hindi na kailangan ngayon. Uh-oh. Before, kailangan siya. So, ngayon siguro is kailangan i-save lang natin sa mga emails natin or uh-oh, screenshot mo lang siya. Pwede mo siyang ipakita na lang sa mga uh-oh, ano. And
Some of the travel employment agencies are already like attached na yun doon lahat sa documents na hawak mo, naka-envelope na yun po lahat doon. But then, what we're trying to help you guys is that at least you check, nandun ba yung passport mo, nandun yung ticket mo, nandun ang employment visa mo, of course, yes, and some important documents na meron ka. Mm-hmm. And then of course, sabi nga ni Miss Lynn kanina, while we're talking guys prior to recording, na yung any valid documents na meron ka guys, bring it, di ba? Yes. Maaaring SSSID mo. Kasi yes, you wouldn't know when you're gonna use that eh. Your SSS, your PhilHealth, kasi minsan gusto mo na siyang i-resume dito. Nandito ka pero gusto mong magbayad through online or through money changers or something. Oo, or tapos, kailangan mo rin dalhin yung mga papers mo from OWA, from POEA. So, para secure din. Oo. And make sure guys, na talagang nakalagay siya sa isang maayos na lagayan na hindi naman siya sobrang malukot, okay? Of course, kailangan din nilang dalhin yun yung authenticated diploma nila. Yes. Okay, so, because this one is you're trying to say, it's because based on your experience ito abroad, na marami sa atin, no, since 2 years lang ang contract sa Dubai, di ba? So pag end na yung contract mo, end ka na ng contract at gusto mong pumunta sa ibang companies, you will use that for another employment visa. Mm. Mm. So yun yung reason pala kaya gusto mong, yes, lisi kung hindi ka naman uuwi pa. At dito kung maghanap ng work. Kasi kahit hindi pa tapos yung 2 years, gusto mo nang mag-jump out sa ibang company. Opo, pwede naman yun. Pwede yun, pero provided na nandun yung diploma mo, at saka kung papayagan ka ng company mo. That's so true. Kasi they will be requiring you for an NOC. NOC? No objection NOC, certificate. Sometimes merong 6 months bond. Oo. Pero lucky to those who are professionals, di ba? Normally, walang labor ban sa kanila. Yung mga salary, 5,000 pataas. Pataas. Or a professional, is an engineer, an architect. Normally, ang alam ko ha, eh, hindi sila na ano, ng may labor exemptions. Ban. May exemptions. Yes. Yes. May exemptions. Okay, so now guys, let's move on to our second tips. Second tip na i-share. Of course, yun guys, yung you have to know guys your travel to airport. So ako kasi, as per sa mga airline companies, you have to be there in the airport na 2 hours prior to your flight. Yes. Okay. Kasi po, number one, kailangan yung malay mo mahaba yung pila ng taon nito, ng pag-check-in, mahaba ang pila sa immigration, or lalo na yung mga first-timer nga na aalis, na baka maligaw-ligaw ka. Oo, kasi after mo kasing ilagay yung baggage mo, kailangan mo pumunta sa immigration, kailangan mo pumila ulit dun sa scanning. Oo. So maraming pila-pila. So kailangan is the earlier the better. Oh, totoo yun. And normally, yung mga boarding gates po are closed kapag 1 hour na lang before your flight. So ibig sabihin na ang flight mo is 11 a.m. 11 a.m. ka rin darating. Kasi ibig sabihin po noon, yun po yung oras na alis na mismo ng eroplano. So hindi naman po pwedeng sakto kasi wala na. Minimum of 2 hours. Actually, yung iba is sinasuggest nila is 3 to 4 hours. It's because alam naman natin na medyo maraming tao din ang aalis. Lalo na doon pag yung timings mo is maraming kasabay na flight. And also consider guys, your travel din yung by land. I mean, di ba, let's say, galing ka pa ng Ilocos, pupunta ka ng Naiya. So alam mo yon, huwag mong tansahin. Oo, kasi you have to consider yung traffic, maaaring may emergency sa daan. You have to give a longer time allowance talaga. Kasi I have one follower na nagbakasyon sa Pilipinas, ayun. Na-late siya, na-rebook. Pag na-rebook kasi parang ako nagbayad ng rebooking. Siningil ko pagdating dito. Kasi guys, you have to consider yung travel. Kasi maaaring, di ba, mali mo, kumbaga season ng tag-ulan. Mm-hmm. Maputik sa daan o mabaha, alam mo yung tipong ganon. So, dapat talaga i-consider nyo yung ganitong additional time, yes, sa yung commute pagdating sa airport. You have to be ready kung ano man yung mangyayari sa daan. Oo. Okay, so napaka-importante nyo guys. And of course, yung pera nyo po, ingatan nyo ha. Kasi yung pera, of course, kahit first time mong pumunta sa abroad, maaaring provided ng company mo lahat, but iba pa rin na may sarili kang perang dala. Yes. Diba? Okay, and for our number 3 is, of course, guys, do a little research
about your country of destination. Bakit, Miss Lynn? Of course, kailangan po nating i-research yung kultura na pupuntahan natin, yung destination natin. Oo. Because hindi pwedeng, like yung sinabi kanina ni Juni, na pupunta ka sa isang lugar na wala kang kaalam-alam. Let's say, for example, climate nila. Oo, pag ulan diba, pala, winter, or winter pala, tapos yung mga dalaman. Tapos sobrang sexy ka, no? So, o kaya naman po kasi like here in Dubai is bawal po yung mga may iksing shorts or something. Kailangan po nating irespeto yung mga kultura ng mga destination places natin. Oh, kasi especially if you're traveling for the first time sa isang country, it is always better that you are in a safe mood, di ba? Yung magdamit ka ng decente. Alam mo, decente. Okay na po yung na-overdress ka kaysa sa naman na underdress ka. Okay, so just do a little research, guys, about the country of your destination. Another point po about researching is, let's say, sa ticket mo, saang airport ka ba pupunta? O saan kang airport bababa? Yes. Diba? To give a correct information sa taong susundo sa'yo. Baka mamaya, like sa Dubai, diba maraming airport dito? Terminal 1 ka ba? Sa Maktoum ka ba? Yes. Or baka mamaya, UAE nga yan nakalagay, pero yung pala Abu Dhabi ang bagsak mo. So, napaka-importante, guys, na you have to double-check all the information at ibigay mo po yung information na yun sa taong susundo sa'yo sa country of your of your destination. Ibigay mo yung copy ng ticket mo. Ticket mo dun sa susundo sa'yo. Importante yun. Para malaman niya talaga kung anong oras ang... Exactly. Kasi flight details, flight number. Exactly, flight ng... Para makita niya sa board kung nandun ka na ba. Kung delayed ba siya or naka-land na. Yung tipong ganon. And ako naman, bilang isang vlogger, ang payo ko sa mga follower na ganyan, is yun nga, send the copy of the ticket para nandun ang complete details. And then, if in case magkawalaan, saan kayo magkikita? Yes. May ginaganon ako. Hanapin mo dyan ang Starbucks. Paglabas mo, bandang kanan, dyan ka lang. Parang tipong ganon. Or, sabi ko nga, kapag nasa ibang bansa ka na, at alam, kunin mo yung contact number ng sundo mo. Contact number, importante po yun. Kasi dito po sa abroad, pwede ka makisuyo na manghiram ng phone. Yes, at meron naman din mga payphone na pwede mong puntaan kahit saang airport. Oo, sabagay. Mm-hmm. Kaya importante yun, guys, para hindi yung tipong pagbaba mo, inaabot na ng 30 minutes, gusto mo na magpakamatay kasi nga wala yung sundo mo. So, marami namang paraan, mamalay mo naman na, kumbaga, tulog lang at baka puyat kagabi or na traffic, di ba? Yung tipong ganon. So it is always important, guys, that you have to get the contact number of the person na maaaring susundo sa'yo. Yes. Pero normally ba, yung mga naka-employment visa, di ba may representative sila from the company ang sumusundo, no? Yes, representative from the company. Ang nakikita ko dito sa mga terminal is may pangalan. Oh, may placard. Tapos may placard sila. Tapos so, Sarsano. Kung sino ang susundo sa kanila. And of course, syempre, may mga prior communications na yung company at saka siya. Uh-oh. So, kailangan nilang malaman yon kung anong car ba, anong plate number ng car, anong itsura, mag-sendan sila ng picture. Eh, easy na ngayon eh, hindi ka mukha dati. May WhatsApp na, ipipaste mo lang yung face mo. Oo, nalala ko when I traveled to Armenia, pati pala Facebook ko yung inalugog nung sumundo sa akin. Kaya paglabas ko, kilalang-kilala niya ako. O kaya mag-friends na kayo sa Facebook bago ka pa umalis. Pero lucky to those who are traveling as yung mga first-timer na OFW. Kasi Miss Lynn, minsan grupo sila, di ba? Yun ang masaya na pagta-travel as OFW. Kasi di ba parang kunyari, 10 kayo na pupunta dito sa, let's say, sa Dubai or sa UAE. 10 kayo. So masaya yung yung travel. Yes, magkakilala-kilala na kayo kaagad bago kayo. Kung wala man yung sundo, yung okay lang. Uh-oh. Kasi may kasama ka. But for our kababayan, okay, na yung nagtatravel mag-isa, at least guys, be a little prepared, okay, sa mga possible na mga mangyari. Kaya nga, contact number, saan yung location kayo mag-aantayan, anong itsura nun, yung tipong ganun. Especially sa mga visit-visa, June. Oo, no? Yung mga yung kamag-anak na pinapunta dito. Or wala kang kamag-anak na nag-try ka lang na mag-visit-visit tapos wala kang kakilala, ikaw lang mag-isa dito. Nako? Sobrang hirap, no? Parang mahirap yun. Sobrang hirap, no? Kaya huwag niyong gawin yun, guys. Huwag niyong gawin yun. Hindi namin po ina-advise yun. Kasi, hindi po ganun kadali. Kasi saan ka pupunta? Saan ka titira? Yes, hindi po ganun kadali. Kung magta-travel ka lang talaga, okay lang yun. Lalo na kung mag-hotel ka. Alam mo kung saan ka titira, okay lang yun. Let's say, pupunta ka lang ng ganito. Kasi napakaraming mga backpackers, di ba? Yes. May mga, meron talaga mga travelers talaga tayong mga kababayan, eh.
So with them naman, yung mga first timer na magta-travel lang ganyan, although medyo out of the topic na tayo, is that ano lang naman yun eh, lagi naman tayo may contact sa ano, sa hotel natin. Yes. Kaya madali lang siya. And if you go out of the airport, pag nag-taxi ka, kilala naman yung hotel na yun. At saka nagbibigay talaga yung hotel ng full details, pati map binibigay. Oo, so it's easy for our tourists na mag-travel. Kasi nga, I don't know, most of the time madali kasi talaga yung location, may taxi na nagbibigay sa kanila ng guide. And even yung airline mismo, eh meron silang binibigay mismo ng mga taxis, di ba? Pero ngayon, yun yung madali na eh. Kasi, like me, minsan nagtra-travel ako mag-isa. And wala akong hotel ah. So, ang ginagawa ko lang is, dun lang, pag nandun na ako, dun ako magsa-search ng hotel, makakapili. Parang punta ka lang sa plaza. Yes, ganyan. Can you bring me to the nearest mall? Ganon ka lang. Kailangan may accent. Excuse me? Marunong ka rin naman magbasa. O kaya pag wala ka na talagang mahanap na hotel. No, mahirap ka pag yung mga bandang Russia. Mag-google ka na kaagad. Or mga China. Di ba yung mga wala masyadong English na ang sunod? Mahirap na puntaan is sa ngayon Thailand. Kasi hindi sila masyadong marunong. May English. Kaya kailangan mo makahanap ng mga Pinoy. Pero it's very rare na makahanap ka talaga. Kagad? Okay. Alright guys, so our next tip po para sa ating mga first-timer ng mga OFW is, of course guys, be familiarized with the place. Okay, ito po yung stage kung saan nandito na kayo sa destination nyo. For example, Dubai. Yes. Kasi guys, of course, di ba, baari mautusan ka or nagugutom ka, you have to know kung saan yung supermarket, saan yung bilihan ng mga clothes, saan yung mall, saan ba ang pinakamabilis na way kung saan ka makakapunta, ano ba ang medium na pwedeng sakyan, is it taxi or bus or metro or plane? Yes. Okay, lalo na dito it's very accessible kasi malalapit sa metro, malalapit sa bus stations. Yeah, not with my first yung place na napuntahan ko kasi medyo malayo kami ng konti. Pero guys, it is very important. Of course, yung pagdating mo sa abroad, eh, hindi yung tipong pagdating sa bahay, doon ka na lang. So, every time, guys, na lumalabas kayo, at least be a little familiarized with your locations. Kasi in case, di ba, kunyari, pa nag-taxi ka, pag tinanong ka na, binigay mo na yung address mo, eh, minsan may mga driver naman na mga first-time drivers, hindi nila alam yung exact location. So, at least you have some landmarks. Yes. Ako, June, yung ginagawa ko. Pag hindi ko alam yung place, bago ako umalis ng office or ng bahay, i-google ko na yan. So, titingnan ko na yung map kung ano yung way niya. So, bago ako umalis, pag meron akong data, binibigay ko sa driver. This is my destination. So, you go. You follow the GPS. You follow the GPS. So, makikita na nila. Eh, social ka naman kasi, Miss Lynn, kasi syempre mayroon ka ng data noon. Naka-line ka. Hindi. Ang sinasabi ko is, kung wala silang mga data, kailangan nila mag-research sa bahay. Usually naman ang mga bahay dito is Wi-Fi. Oo, totoo yun. So, yun. Pwede nilang i-google yung mga places. Oo. Or, guys, tawag nito, or take, kumbaga screenshot yun na kapag alam nyo wala kayong data. Para kumbaga nandun yung buong address, may pakita nyo dun sa driver. Or, kung wala kang data, yung driver usually meron na ngayon. Meron sila. So, sabihin mo lang sa kanila na ito yung building, dito sa place na to. So, sila alam na nila usually. Pero ako promise, napapansin ko, parang lately ha, sa pagsunod-sunod ng mga pag-taxi ko, parang 80% ang nagsasabi na, do you know the location because I am new? Aray, mga bagong, siguro mga, na-chechempoan mo lang, Julie, yung mga bagong taxi driver. Uh-huh. Pero yung mga dating taxi driver, kahit saan pa, alam na nila, and sila ang may data. No, pero ingat pa rin tayo, kasi maraming style din kasi na ilang taxi driver yung misling. Para paikot-ikot. Oo, parang syempre, mas tumaas ang ano mo, ang bill mo. Kaya nga, guys, alamin mo kung gaano kalayo, alamin mo kung magkano ba talaga ang rate doon. Because as a passenger, you are still yung masusunod ng driver, so you can give him the direction na gusto mong i-take. Oh, okay. No, you have to go up. No, you have to turn left. Lalo na kung medyo familiar ka na ng konti. Kasi pag hindi, baka mo may inikot-ikot ka, sayang naman yung pamasahe, no? Mm-mm. Diba? Para lang tumaas yung metro nila. Oo, yung metro nila. Diba? Okay, although hindi naman po natin nila lahat, pero there are some na ginagawa talaga yun. Okay, now guys, let's move on to our number 5 na tip. Okay, para sa mga kababayan natin na first time na maging isang OFW. Yun ay ang mga contact numbers.
So bago po tayo umalis ng bahay, alamin natin kung yung mga kasama ba natin sa bahay, so, alam natin yung mga contact numbers na nila. Uh-huh. And syempre yung mga relatives din ninyo kung nandito po sila. Para kung sakasakaling mawala kayo sa location, so is at you know least who to call. One call away. Oo nga, totoo yun. Pero dito sa Dubai, parang hindi ka naman mawawala, Junie. Because makikita mo lahat ng signs. Para mag-taxi ka lang, bring me to the nearest metro station. Yes, parang ganun. Kung alam mo na yung landmark na malapit dun sa ano mo, bahay mo, is hindi ka na maliligaw, basta, palagay ko lang ha, basta marunong kang magbasa. Ah, okay. Yes. Totoo yun. Okay, akala ko may tumatawag sa atin. Live na ba tayo? Ako naman guys, ito no, before, since we're talking guys about contact numbers. Eh, dito po sa Dubai, pagdating nyo po, you can buy your own, ano naman eh, your own SIM card. Okay. Yun nga lang, ang requirement guys, para mag-avail ka ng SIM card is your valid, yung passport mo passport mismo. Passport copy. And or your visa. Ayun, ganun po dito sa UAE, hindi ka tulad sa Pinas. Bili ka lang, bili ka lang kahit sa kalye. Nabibili yung SIM card dito po, is recorded po yung number mo. Yes. Okay? So, huwag niyo pong kalimutan yon. Ang requirement to get your SIM card is valid passport or passport and your visa. Pwede siyang tourist visa or employment visa. Yes. Yung tipong gano'n. Yun po ang requirements. Pag visit visa is only for, good for 2 to 3 months yata. Yung... Oo, hindi ko alam yun ha. Before, during our time. Kasi kailangan mong pa-register ulit pag may bagong visa ka na. Okay, eh, ngayon medyo hindi ako updated kasi may companies providing me kasi yung 9. Kaya hindi ko na alam. So I have to know, I have to get a little research about that. Okay, and one more thing guys about sa mga contacts, no? It is very important guys na kunin niyo yung contact mo. Of course, dapat may contact ka sa bahay niyo, may contact ka sa katrabaho niyo, may contact ka sa mga friends mo na nandito din. Kasi it's very important na anything na anong mangyari sa'yo, eh meron kang matatawagan. Kasi minsan, baka mo may alam yun, nagtatravel ka, tapos naligaw ka, or anong aksidente nangyari, at pinatawag, wala, alam mo lang pangalan, eh wala namang contact number, paano nila malalaman? Yes. Oo, yun. Okay, and of course, isama na natin dyan yung mga contact dito, mga importanteng contact number pa na kailangan nyo i-save. Of course, yung contact number ng Philippine Consulate natin, kailangan may copy din kayo nyan, or contact number ng any hospital na malapit tayo, or try to research. Police hotlines. Police hotline, mga emergency hotlines. Mm-hmm. Dapat medyo updated ka rin sa mga ganyan. Yes. Okay, and next, Miss Lynn, is of course, number 6 guys, is know your expenses. Okay, ito Miss Lynn, ano yung expenses mo, yung normal expenses mo sa pag tumitira ka na sa abroad? Pag tumitira ka sa abroad, of course, hindi po libre ang bahay. Uh-huh. Libre ang bahay sa mga ibang employer. Pero usually is binibigay na yon ng... kumbaga yung salary mo is bawas na yon. Pero yun yung unang-unang kailangan natin i-secure kung magkano ba talaga ang housing allowance na pwede nating itago para sa atin. Second is yung mga utilities like Dewa. Oh, Dewa pa ang tawag sa Dubai, Electricity and Water Authority. Yes. Sa Sharjah naman is Sewa. Sewa. Ewa okay. Po sa ibang ano. Abu Dhabi, hindi ko na alam. Oo. Ewa. Ay, hindi ko alam. Yes. Joke lang po yun. Tapos yung mga bills natin like telephone bills, mobile phone bills, yan po, kailangan po natin i-secure yan. Of course, yung mga food allowances natin. Oo. Mm-hmm. So guys, the reason why we included this, it's because para at least makapag-prepare ka na hindi yung pagdating mo dito sa Dubai, kailangan malinaw lahat. Sabi nga ni Miss Lynn, sometimes other companies are offering you a free accommodation talaga. But there are some other companies naman na they will just give you like 1 week na tumira sa isang hotel until after that kailangan mo na maghanap ng matitirhan. Kaya nga po it's very important na ano nga ba yung mga expenses dito. So yun nga po, of course you have to pay for the house. So I think we have to give them a little idea of their average price of the house. I think pag bed space is from 600 pataas to 900. 900 or 1000. Kasi ito guys, yung bed space pag double deck yan, mas mahal ang baba sa taas. Totoo yun. Sometimes it's a matter of 100 dirhams. Yes. Uh-huh. Ayun. Tapos yung Dewa naman, ako ang binabayaran kong Dewa sa amin, is 100, almost 200. Ako almost 200. Ah, mahal sa inyo. Sa amin, almost 100. But, kailangan mong magbayad ng internet plus yun. Ah, sa amin kasi lahat na. So, hindi. Kasama na yung lahat. Gas, kuryente, internet.
Tsaka water. We're not using gas kasi we're using electric stove. Social. So, centralized ang gas nyo? Hindi, electric yung electric. Ginagamit okay. Namin. Kaya kasama na sa Dewa. Ayun. Mm-hmm. So, tapos magiging realistic po tayo, lalong-lalo na dun sa mga visit visa. So, pagdating natin dito, malaki po ang housing talaga. Oo. So, and kailangan ninyo rin mag-share. This is also, guys, a tip no, para sa inyong lahat, lalo na yung mga nagko-consider sila ng tika, sir, okay na ba yung salary na binigay sa akin? Mm-hmm. So, guys, if the offer sa inyo is live out, okay. You have to compute. Out-compute na yung expenses mo dito, yung bed space dito is around 600 up to 900. Mm-hmm. Ang partition naman, ito yung isang room hinati nila. Yung isang room. Minsan ginawang apat, tatlo. Pero kung baka meron ka little privacy. Yes, may sarili ka lang pinto. Oo. So, yung range po niyan is from 1,300 up to 2,000 plus. Uh-huh. Yung rooms, magkano yung rooms niyo? Rooms is usually 3,500 to 4,500. Of course, the bigger, the higher yung price. And of course, the locations also. Oo, nagdidepende. They're considering that. Pag malapit sa metro, mas mahal. Pag malayo, murang-mura. Yes, of course, yung number of person na nandun sa flat na yon, kinoconsider din yon. Oh, kasi the more na marami po kasi yung titira, mas mababa ang Dewa. Yes. Diba, mababa ang Dewa, mas mababa ang renta. Oo. Kasi parang nag-share-share na lang kayo. Oh, yun nga. Ang tip lang po namin sa inyo is, lalo na dun sa mga visit visa, kailangan prepared po tayo. Kasi dito, pag hindi natin, kung hindi po tayo sanay na tumira na may kasama sa kwarto, medyo mahal po ang expenses natin. Mm-hmm. Pero kasi for some visit visas naman na they have relatives here, mm-hmm. ito guys ha, my payo is, still talk about this topic mm-hmm. to your relative na pinapapunta ka for a vacation, okay? Or to try your luck, okay? Mm-hmm. Kasi, mabuti na yung maliwanag. Kasi di ba, baka mamaya, yung pala may tampo sa'yo yung pinsan mong nasa abroad dahil akala mo libre niya lahat. Yun pala, syempre, dagdag expenses niya yun. Yes. So, baka mamaya, hindi nyo napag-usapan, nagkaroon pa kayo ng alitan, di ba? Oo, so, baka yung na-expect niya na nakatira ka dun sa kanila is magbabayad ka. Oo. Eh, syempre, kung wala ka namang work, is mahirap talaga. Oo, kasi, how much is 600 to 900 dirhams in Philippine peso? It is more than 10,000 already kung 900 yon, di ba? It's multiplied by 13. Okay, so Miss Lee, napag-usapan na natin yung about sa mga Dewa at about sa mga house rent. Now, let's move on naman sa food. Food, of course. Normally, some other companies, guys, are offering you free food, di ba, sa ibang mga employed. Pag restaurants. Oo, No, kahit naman yung hindi. Di ba mga hotels? Meron. Mga hotels, restaurants, yung mga industry na... Oo, na nagsiserve na sila ng food. So, of course, kaysa kumain pa kayo sa labas, these companies are offering you free food na kagad. Mm-hmm. Pero yun nga lang, hindi naman yung agahan tanghalian hapunan. Oo. Usually, ang lunchtime nila is or your, during your duty. Mm-hmm. Okay. So, in average, ilan yung tingin mo yung budget dapat na ng isang OFW kapag nandito sila sa UAE? I think for me, 300 to 500 dirhams a month. Diba? What? Ganun na kaliit? Yes. Tiga, kumpitin ko ha. Kung may sharing kayo sa bahay. Ay, yeah, oo. Kasi usually ngayon ang ginagawa nila, let's say for example, sa isang bahay, kung iilan lang kayo, nag-share kayo, which is yun yung ginagawa namin sa bahay kasi. So, sometimes we are sharing, kunwari ako yung sa grocery ngayon, so lahat yun, parang ganon. So, yung iba naman is iba naman yung bibilin or salitan kayong bumili. Oo. So, baga, if you do that, of course, I think 300 is fine. Mm-mm. Pero yung sinasabi ko kasi na ako, I'm saying lagi na 300 to 500. Mm-mm. Hindi ko alam. Yun lang kasi yung gastos sa bahay. O makarni ako. Hindi sa bahay lang. 3, mas mahal kasi ang karni sa gulay. 3,000 to 500. Magulay ka, no? Hindi sa bahay lang yun. Pero iba naman yung binabahon. Or iba yung in-order pag nasa office ka. Ah, okay, so, you're saying parang normally yan breakfast and dinner. Dinner, yes. Kaya nasa ganun yung budget. Nasa ganun ang budget. Pero, syempre, everyday meron ka pa rin naman expenses sa office. Like, siguro average of 15 dirhams. Per day. 30 dirhams, 30 to 15 dirhams wow. A day. Kasi minsan kailangan mong... Buti na lang ako sa company namin libre yung lunch. Depende kasi kami, minsan,
gusto namin kumain ng chicken. O bibili ka lang ng chicken, magkano ang chicken sa oo, sa mga, wala pang 20. Oo, sa di ba 'to sa Adobohin? Sa Popeyes. Or, ah, okay, yung mga or, fast food. Mga fast food or minsan naman may pumupunta dito na magpapa-order or o-order kayo ng mga pizza. So depende sa mood. O sa bagay. Usually, pero guys, just at least to give you guys a little idea kung magkano yung mga kailangan mo i-prepare. Ako, I'm saying it's from 300 to 500 para kahit paano may sobra ka. Okay, so yun po yung kailangan nyo paghandaan. And to give an information sa mga listeners natin, guys, ang conversion ngayon ng dirhams to peso, correct? Mm-mm. 1 dirham is equals to more or less nasa 12.5? No, 13.5. 13.5 yes. Na siya. So ganun nakataas po ang currency ng UAE dirhams. Okay. O yun guys, para may idea kayo how to compute kasi we're talking here kanina in dirhams. Yes. Para at least may idea kayo magkano yung in peso. Yes. Okay? Kailangan ninyo pong mag-budget ng at least dun sa mga expenses na yon. Kung wala pa po kayong trabaho or hindi pa po kayo nag-start ng trabaho, at least 1 month to 2 months na dala ninyo na pera. Oo, totoo yun. Para hindi ka magutuman dito. Uh-oh. Okay, and another one is of course transportation. So transportation guys, ito since we're talking here about OFWs, some other companies again are actually offering naman free transportation. So you are lucky if may free transportation na yung company nyo. But if not, ito po, dito po, we always still recommend to everyone and highly suggested talaga to everyone to take metro. Kasi metro is more affordable at the same time, mas mabilis. Mas okay? Mabilis. Kaysa sa mag-commute by bus. Yes. Pero kung yung location mo naman is very away from metro station, then better take the correct number ng bus na sasakyan mo. Mm-hmm. And the budget, I think, is around 300. 400. Meron yatang 1 month na pwedeng gamitin. Ah, na null card sa metro null station. Null card na 1 month na you can take, you can use it anytime, anywhere. Mm, parang unlimited parang use. Parang 350 yata or something. Mm, I don't know the exact amount, pero it's something from 250 to 350. Oh, parang narinig ko nga yan. May narinig na rin. But we're not sure about it. Is it 600? No. I think it's 250 to 300. For 3 months? For 1 month. Ah, so I think, ang nalaman ko naman, they have 3 months naman. Ah, okay. And I think it's 600 plus. But anyway guys, we will get to that idea. Yes. Kung we have to double check if the prices... That's the right price. Oo, it's correct. Okay. So, yun guys, and lagi niyo pong isipin, if you are like, let's say, given a chance na maghanap ka ng bahay, payo natin sa mga first-timer ng mga OFW, look for a bahay, guys, na medyo malapit lang sa ano mo sa work. Para makasave ka ng money, at the same time, makasave ka ng energy mo and time. Yes. Diba? Kasi ang hirap kaya na super layo ng work mo, yung tipong sa pagkukumit mo lang, inabot ka ng 2 oras, pagdating mo doon, parang pa-uwi ka na. Exhausted ka na. Yung tipong, pa-uwi ka na, night shift ka ba? Diba? Kasi ang layo. So, consider nyo po, yun, kunyari, let's say, maaring medyo mahal siya ng konti, pero if you're going to compute, you have to compute yung transportation, dito sa bahay mo na alam mo mas mura, eh, kunti lang naman diferensya, better, live near your work. True. Diba? Yeah. Kaya tayo mo si Miss Lynn, walking distance lang. Samantalang ako. Okay, so next topic natin guys is of course, ito po, Miss Lynn, I know this is one of your favorite. To join? The Filipino community. Yun. Yes. Kaysa kagandahan, no, with us Filipinos, wherever we are in the world, meron na pong Filipino community. Kaya parang, di ba yung ibang mga kababayan kasi natin, sir, natatakot ako, baka wala akong makilala dyan, wala akong, parang baka ako lang, yung tipong ganun. Yun ang minu-worry ng ilan. Sabi ko naman, don't worry, if you come to Dubai, sabi sa akin, napakaraming Filipino dito, and Filipino organizations. Yung organization pa naman natin is from sports type, yes, to lahi-lahi, di ba? Yung grupo ng mga yes. Cebuano, grupo ng mga Maranao, may mga ganun, or mga church groups. Meron silang church group. Meron din mga fashionistas. Dito. Yes, like, ngayon kasi ang masyado kong, marami akong nakikita dun sa mga nag-aaral during Fridays. Ayun, marami dito mga schools. Mga institutes. Oo, na nag-o-offer ng mga refreshal courses. Yes, mga 6 weeks na
short-term courses. Na pwede din natin siyang magamit pag-uwi natin sa Pilipinas. Is Kuruti is something like connected into any institute? Actually, we have a partner which is the Philippine Institute. Oh! Yes, they are giving actually 10% discount. Wow, sa mga na gusto mag-enroll. Could you imagine that? We only have to pay only 150 dirhams for 6 weeks na yun. Ay, ganun kamura ang FI pala? Yes, ganun siya kamura. And then, makakakuha ka pa ng 10% discount. And actually, magandang pasukan no, sa mga kababayan po natin na every Friday, kung wala naman din po tayong magawais, pwede po tayong pumunta sa mga ganitong institutions. Enhance natin yung skills natin. Enhance natin yung skills natin. Discover new, new things, di ba? Ikaw na nakapag-aral ka na sa FI? Ako hindi pa. Actually, sa ibang school. Ang kabayan something na school. Okay. It's kabayan organizations din siya. Nag-aral ako ng photojournalist at saka ng videography at saka ng photo editing, event management. Ako naman wala. No, I'm intended, actually I've been planning talaga to join in this kind of institution na to help yung kumbaga magiging coach ako sana na mga Filipinos wanted to like do vlogs. Yes. But up to now, ayun, medyo, yung timing kasi na schedule, medyo alanganin talaga. Pero soon, malay mo, diba? And guys, makakagain ka kasi ng mga new circle friends. Sa mga ganong institutions. Then, saka normally kasi, diba may mga, yung mga schools are, meron nga photography, example photography, at nagkataon na mahilig ka sa photography, then why not enroll? And since your classmates, you are sharing the same interest. Yes, so, di ba yung magiging tropo mo na kagad yan? Totoo. So, madali na ma-enjoy mo yung buhay sa abroad. Yes. At mas marami ka pang malalaman. At marami kang madi-discover sa sarili mo. Totoo yun. Do not waste your time na kahit nasa abroad ka. No, do not waste your time. You can still have time. Di ba? Find time to enhance yung skills mo talaga. Ako naman, I have like, ako since gusto ko maging vlogger talaga noon, I'm trying to look for other vloggers talaga. Talaga. Oo. Iba kasi parang you are together with persons na pareho ka ng hilig. Masaya kaya, alam mo, we experienced one time, we went to one restaurant, parang we are like 13 vloggers. Mm-hmm. Sabi sa'yo, ang kulit, ang ingay, ang saya. Parang hindi mo napapansin ang haba na pala ng oras na nang tapos. Yes, totoo yun. Mm-hmm. Like kami, pag nag-hangout kami ng mga dati kong classmate, minsan umaabot kami ng 12 sa daan. Oo. Yung mga ganon. Dito guys, sa Dubai kasi, kaya namin sinishare Miss Lee ng ganon. It's because ako kasi dito, parang Pilipinas lang din siya. Oo, totoo yun. Dito, kasi mapipil mo talaga, lalo na pag yung mga kaibigan mo is laging nandyan para sa'yo. Parang, minsan magko-coffee kayo, sa isang coffee lang, you will take 2 to 3 hours. Walang ang usapan nyo lang is yung mga previews na naging lessons ninyo or mga... Catch up, ganyan. Jismis, kay Dilima, nakulong na, ganun. At diba, ganun yung mga topics ng mga OFW. And one thing guys, na good news po sa mga kababayan natin na pupunta rito ng Middle East, ng UAE, it's because napakarami pong ganitong klaseng social media, katulad natin, yes, na nasa United Arab Emirates, that are sharing informations katulad ng ginagawa natin. So, you will be guided guys by just watching or by just listening to us in the radio. Kasi diba, we have Pinas Music, so on, we have Tatak Pinoy, we have Pinoy After Hours, now we have Kuruti, and of course, nandiyan pa rin ang buhay sa Dubai. Yes. Na, kumbaga guys, this organization, ito po yung maaaring yung i-follow, and you will get a chance to know kung ano yung mga, sinabi ni Miss Lee na may ganito pala doon. Mm-hmm. May Jollibee pala sa Satwa. So parang ganoon, parang sila ang bosses, okay, ng Filipino community dito sa United Arab Emirates. Yes. Kami po, gabi-gabi, magbibigay kami ng valuable tips para sa inyo. Oo. Abangan nyo po yan. Okay, and of course, guys, aside from sa na-mention namin, when joining Filipino communities, don't forget, guys, of course, to support also all the programs and projects of the Philippine Consulate. Of course. Kasi, di ba? Or maybe sometimes, di ba, like yung experience mo, they are inviting Filipinos to join for a certain seminars or trainings or may mga ganun sa yes, Philippine Consulate natin eh. Mm-hmm. And of course, guys, ito guys, malapit na tayo sa ating pang top 10. Oh. Now, we are moving on to number 8 tip para po sa mga kababayan natin na first time maging OFW.
Since Miss Lee, nandito ka na rin naman sa abroad, 'di ba? Why not enjoy the place? Kaya dapat alamin mo ang mga tourist destinations. Lalo na dito po sa Dubai. No? Ikaw, ano yung pinaka-favorite tourist destination mo dito sa UAE? Siguro, nung first time ko nandito, we went to Burj Al Arab, Burj Khalifa. Kung baka Dubai Mall area pa lang, yes. Medyo marami ka nang ma-enjoy. Marami ka nang ma-enjoy. Mabubusog na yung mata mo. Kasi na hindi mo nakikita sa Pilipinas. Biggest aquarium, meron silang dancing fountain, nandun yung Burj Khalifa. Ang Dubai Mall is the biggest mall in the world. Tama ba? Is it in the world na ba yung record nila? Yes. Ayun, and then, nandun din naman yung mga iba pang kilalang mga buildings within the area. Kaya, Jumeirah. Jumeirah area, yun. Mm-hmm. So, ako naman, ang favorite ko, Desert Safari. Desert Safari, of course, is there. Mm-hmm. At marami din naman po, like, yung Miracle Garden. Oh, madami yung dito. Yung Global Village. IMG is there na. And may bago ngayon, dun papunta sa Abu Dhabi. Pupunta ka Abu Dhabi. Ah, the last exit. No, the tourist attraction ba yun? Yeah. Hindi, yung isa. Ferrari World? Ferrari World is yeah, there. Yeah, of course. Ferrari World is very famous. Tapos merong bagong... Ano pangalan yun? Nakalimutan ko. Okay, I think parang something nga doon. Hindi ko nga alam yun. Oo. Hindi siya. IMG. Tapos yung isa. Dubai... Parks. Yes, Dubai Parks. Sure na yun? Yes. Okay, 1, 2, 3, and ano yun? Dubai Parks. Ah, okay na, hindi ka pa napupuntahan. Oo. Of course, nandyan din ang ating nag-iisa, di ba? Parang, if you come in this place, parang napuntahan mo na yung buong mundo. Yes. Diba? Yan ang ating? Global Village. Yan. And Philippines is always naka-represent dyan. Yes. Okay. So, is the reason why you have to do that? It's because, di ba, kumbaga, you are already here. You have to enjoy the place as well. Kasi baka mamaya matapos ang kontrata mo, umuwi ka at pinagkwentuhan, ay galing ka ng Dubai, gaano kaganda ang ganito at wala kang masabi. So parang you missed this very important part of your life as an OFW working abroad. Yung personally, talagang makikita mo by your own eyes, yung mga kilalang mga world... mga world record ng mga tourist attraction ng UAE. Yes, minsan yun ang nangyayari kasi sa sobrang busy natin, pagdating natin dito is mag-work ka na. Pag nag-work ka na, wala na. Minsan, wala ka ng time. Kalimutan mo nang pumunta sa mga places na ganyan. And minsan yung mga tourist na galing sa Pilipinas, sila pa ang mauunang pupunta. Totoo. I have one friend. He's been working in Dubai for 4 years. Ano bang hindi pa siya nakakapunta? Hindi pa never pa niya na-experience mag-desert safari? Oh. At hindi niya alam na may discount. Ang Kuruti. Sa Kuruti, kapag Kuruti card member. Kaya lahat ng mga Kuruti card member natin na nakikinig o nanonood ngayong gabi, magkano ang discount nila? Sorry. Magkano ang discount nila, Miss Lynn? Meron po kami mga certain packages dun sa website namin. Marami pong travel and tours na kasama sa Kuruti. Pwede nyo pong i-check yon sa www.kuruti.com. Ayun, para malaman nyo ano yung mga benefits and discounts na maaari nyo pong magamit at ma-enjoy using your Kuruti card. Yes, hindi lang po naman yung Desert Safari, may mga cruise. Ooh. Na available din doon. May iba't ibang Desert Safari, cruise, ano pa ba? Ano yan? Dow Cruise? Dow Cruise and marami pa pong mga adventures na kasama dun sa mga packages ng mga travel and tours natin. Oh. So you guys, so kayo sa lahat po ng mga, dapat sa lahat ng mga first timer dapat na magiging OFW dito sa United Arab Emirates, eh ang unang project nyo dapat ay mag-avail ng Kuruti card. Yes. Di ba? Kasi siyempre kung kakain ka sa restaurant, you have a discount. Pag magsa-shopping ka sa ganito, you have a discount. Pag mag-tour at tourist, I'm sorry. Kung magtutour ka naman, you have a discount. So, at least, kabago-bago mo pa lang, you are starting to build a habit na nagsisave ka. Yes. Okay? And of course, yan yung pag-uusapan natin later on. Yes. Okay, so now, Miss Lynn, ito, ano naman yung unforgettable na tourist attraction, mga tourist destination dito na napuntahan mo? Meron ba? Dito kasi halos napuntahan ko na eh, yung mga places. Kasi free sa'yo yan, di ba? Oo, kasi ayun na enjoy ko na. Like, dati lagi kami sa Global Village. Oo, masaya talaga doon. Sa Miracle Garden.
Yan. Yung Dubai Mall is anytime naman nakakapunta tayo dyan. Sa Virtual Arab din. Ako dati, ako naman, ang very unforgettable sa akin is nung first time ko dito sa Dubai. Nung first time nila ako dinala sa Dancing Fountain. So masyado akong malapit ako doon sa bakod. Tapos nung nagsisimula na siya, talagang grabe palakpak ako ng palakpak. Sabi ko, sa YouTube ko na ito napapanood na, this is real. Yes. Napapaganon ako kasi talagang grabe ka mangha-mangha kasi talaga. Yes. Ayun, so now guys, let's move on to our number 9 na super important ito guys. Because for a newcomer, okay, na OFW to any country of your destination po, kung country na kung saan ka magtatrabaho, you have to know the law. Yes. Diba? Kasi napaka-importante noon. Yes, totoo yun. Juni like dito, medyo mahigpit yung law nila when it comes to kailangan mong tumawid sa tamang daan. Uh-oh. Or kailangan mong, and even in our employment visa also. Totoo yun. Mm-hmm. Pero since we're talking about yun sa mga tamang pagtawid, ang kagandahan naman guys, with my 7 years of staying sa Dubai, is na nadisiplina ako na mag-aabang ka lang ng bus sa bus stop lang talaga. Stop. Kasi hindi ka titigilan ng bus nang hiwala ka sa bus stop. Yes, at hindi rin titigil naman yung bus din kung nasa kahit, kahit parahin mo siya. Kahit sabihin mo, para na po, hindi. O hindi talaga siya. Uh-oh. And then yung mga pedestrian na yan is very important kasi nga if you wanted to like love yourself so much, eh bakit tatawid ka sa hindi tamang tawiran? Yes. Kasi may kaya nga, most of the roads naman dito is talagang may pedestrian lane. Aha. Uh-huh. Para sa mga taong gustong tumawid. And of course guys, pagdating naman po sa batas, ano, we have to be, kumbaga, we have to do a little research talaga, okay? Now, ano ba nga ba yung mga do's and don'ts, okay, ng isang country? Kasi napaka-importante nun. Dahil, siyempre po, ayaw naman natin na yung tipong pumunta tayo sa ibang bansa, na gusto natin magtrabaho dito. Tapos, imbis na magandang kinabukasan ang naghihintay para sa pamilya natin, inakulong tayo, abay, lalo pang malasakit sa ulo ng pamilya natin ang pagpunta mo. Yes, like here, maraming prohibited yung company, ay yung law nila. Uh-oh. Like, siguro bawal sa kanila din yung ano yun? Mahigpit. I mean, uh-oh, dito kasi, you cannot really drink and drive. Okay? Yes. Kapag na-tsempohan ka, na may random check sila, at nagda-drive ka, at amoy alak ka, talagang lagot ka. As even eating or chewing a gum inside the metro is bawal. Sleeping in the metro also is bawal. Oo. So yun yung mga dapat nating medyo maging tayo sensitive tayo ng konti sa mga area na pupuntahan natin. So like me as a vlogger, I know yung mga area kung saan hindi ako pwedeng mag-shoot. And of course guys, our number 9, ito napaka-importante to kasi nga po ayaw naman natin pumunta tayo sa ibang bansa na supposedly we come here para magtrabaho at mag-ipon ng pera at matulungan natin ang pamilya natin at may aahon sila sa kahirapan. Yes. Pero baka mamaya naman, dahil sa medyo katangahan natin ng konti, makukulong ka naman, di ba? So sakit lang sa ulo ng pamilya mo ang pagpunta mo. Kaya ano mo sasabi mo, Miss Lynn, tungkol sa tip natin? Okay, dito po sa UAE, medyo mahigpit sila when it comes to sa mga road signs or something. Uh-oh. Like, bawal kang tumawid sa hindi tawiran. Uh-oh. Bawal ka rin mag-chew ng gum or uminom ng tubig pag nasa metro station. Kahit uminom ng tubig lang? Yes, bawal yun. Basta nasa loob ka na ng metro. Ah, okay. Okay, bawal din naman matulog sa loob ng metro. Oo, so, syempre. Yun yung mga ganon. Tapos, kailangan yung mga Emirates ID mo is laging nandyan sa bulsa mo. Uh-oh. When it comes na random checking, so uh-oh, at least may ipipresent. Kaya guys, kahit naman sa mga naka-tourist visa natin dito or mga naka-visit visa, kung feeling mo na sobrang mahirap na daladala mo yung ano mo, you can also like, kumbaga, snap na lang, mm-hmm, picture mo siya, just keep it on your phone, mm-hmm, para anytime na, let's say, in case man, although madalang naman ang nangyayari, mm-hmm, na may random checking, at least you have something to yes show. Na, kumbaga, yung stay mo still valid, mm-hmm, hindi ka TNT, or hindi ka, anong tawag, overstay, mm-hmm, yung tipong ganun. Yes, kasi may pit po sila sa mga visa. Mm-hmm. Pag overstay ka, is meron ka ng
penalty or something na kailangan mo siyang bayaran. Orlihin kanila, di ba? Ano po siya, ito nga, bawal talaga ang drink and drive. Bawal yes. talaga dito yung truth. Super mahigpit sila sa ganun. Mm-hmm. Kaya dito guys, sa disiplina yung kababayan natin, kapag talagang nagbabar sila, talagang nila magdadrive sila, yung kasama lang nila nag-i-enjoy ng inom, yung kasama niya wala lang juice. And even the penalties, no, pag nagdadrive ka na dito, uh-oh. Overspeeding, totoo yun. And yung mali lang yung lane na pinag ano yan mo, so pero kasi what's good about this, it's because discipline kasi yung magiging kumbaga malaki ang maitutulong ng ganitong klaseng batas dito sa UAH, because nadidisiplina ka, at the same time napabawasan ang aksidente sa kalsada. Yes, tama. Di ba? And then one more good thing naman kasi with UAH is, di ba, pag may pumunta ka sa mga areas, may mga karatulan naman doon eh na yes, not allowed. Yes, puno ng signs. Oo. So at least alam mo. So hindi ka maliligaw kung talagang driver ka, talagang nag-aral ka ng driving. Kaya yon. So, and then aside from that, yung may mga, di ba, may mga park. Pagpasok naman guys, especially if you're first time to visit sa isang park o sa ibang isang place dito sa UAE, at kung may nakita ka mga guidelines doon or mga rules, read it. Take your time to read. Kasi baka mamaya bawal palang manigarilyo dyan. Ikaw naman ninigarilyo ka, edi nahuli ka. Yes. Di ba? Yung kahit pa paano, basta first timer ka, medyo konting ano lang, basa-basa ng konti. Uh-huh. Konting... Especially kung bago sa'yo, so hindi mo talaga alam. Pwede kang magtanong sa mga kasama mo, sa mga kaibigan mo, para at least naman magkaroon ka ng idea. Tama yun. Uh-huh. And of course, our last but not the least guys, na top 10 tips para sa mga first-timer na mga OFW, ito ay ang... Mag-save. Yes. Kasi guys, everything will be useless kapag natapos na ang kontrata mo, na wala ka rin naman palang naitabi, umuwi ka sa Pilipinas, eh parang wala rin nangyari. Ang nangyayari kasi, Junie, usually pag alis natin sa Pilipinas, is masyado tayong idealistic. Uh-oh. Sinasabi natin, pupunta ako ng UAE for 2 years at magpapagawa na ako ng bahay. Oo, mga ganun. Bibili na ako ng sasakyan or something. So, or ako na magpapaaral ng mga kapatid ko na ako nang bahala dyan sa kanilang lahat. Yes. Huwag na huwag yung gagawin yun muna kasi minsan nakukompromiso ka eh. Oo. Which is hindi nangyayari. Minsan kasi pag nandito tayo, mas marami yung sale. Oo. Ang daming sale. Kaya temptation. Kaya is... mas malaki pa yung gastos natin minsan kaysa dun sa kinikita natin. Oo, yun yung napakahirap. And good thing, dito sa United Arab Emirates, there are some organizations or Philippine organizations that are offering free financial literacy trainings and seminars, yes. No? Of course, mga friends natin, mga kaibigan natin na invest into SHAS. Invest into SHAS. And of course, we have also IMG. Now, you know, actually, Ms. Lynn, good thing about other MLM businesses, di ba? They are also offering, guys, free financial literacy. And I know, yes. It will also be included, di ba, sa Kuruti card? Yes, soon. Soon po sana. And of course, magkakaroon din tayo dito ng slot for them para at least naman mabigyan natin ng information sa mga kababayan natin and to help them to give an information on how to save talaga, which is sila ang may alam nga. Kaya good news yan guys sa lahat ng mga Kuruti card member, kasi po ang Kuruti eh, hindi lang sila nandito to give you a program guys where you can save money, but at the same time to give you a proper training or seminars and information para talaga, paano nga ba talaga ang tamang pagtitipid? Kasi minsan, kapag yung idea-idea lang, ay alam ko yan, oo, ganito yan. But iba talaga guys that there's some practical explanation. Meron talagang activities na ginagawa. Kasi iba kasi talaga kapag ginagawa mo na siya. Yes. Kasi ay, alam ko naman yan eh. Alam ko naman, tatabi lang, hindi ako gagastos. But then, paano nga ba yung hindi ka gagastos? Up to when? Yung tipong gano'n. So, kagandahan guys, if you are really attending yung mga itong klaseng seminar, it will be something. Kaya thank you so much, of course, sa Kuruti for doing that sa lahat ng mga members ng Kuruti card. Soon, magkakaroon kayo ng mga financial literacy programs. Yes, totoo yun. And then, we are trying to work it out. Uh-huh. And of course, si Mr. Junie is, I think, magigest sila dito. Yes, yung of course. Mga taga-enthusiast. Yes, so anyone na maaaring makatulong sa atin na who are available to help us, they are all welcome. Para tumulong, okay? Yes. And then, another one guys, is about sa pagtitipid po. Ito nga madalas namin sinasabi ni Miss Linda. If there's a way guys, you can get something for less, do it. And that's the reason why we have the Kuruti card.
True. Oo. Yes. Alam mo, Miss Lynn, ito, minsan nakakalungkot lang isipin that I have some friends or some followers or like commenting in some of the videos na they don't know how to use the card. Oo, yes. No? Uh-uh. So that's the reason, guys, why we have the Karuti card. Watch our previous episodes with Miss Lynn. She explained everything about how can you get discounts, how can you enjoy it. Yun nga lang, I don't know, are you going to replay it in some of the videos? Yes, some of the videos we will play it. Or if you have time po, you can scroll in our Facebook page. Oh, nandun lang pala yung nandun video. Nandun lang po yun. Uh-oh. Kasi parang iba yung title. Kasi parang we just add yung explanations Yes. Sa bandang dulo. But as far as I remember, I think that's during our first video. That's the first episode. And the second episode is with Mr. Tarik. Tarik na, well. Oo. Yes. So, the first video was all about Miss Lynn explaining it to all of you guys. And of course, second video is with Mr. Tarik na mismo. Yes. Kaya yon. So guys, of course, masarap po ang mangarap na maging isang mayaman tayo. But then, hindi kaya yaman kung hindi mo talaga siya gagawa ng aksyon. Yung pangarap na yon, kasi sabi nila, the distance between you and your dream is action. Kapag walang action, eh, pangarap na lang talaga yan. Siguro disiplina din. Oo. So you have to start with forming a right habit and right attitude para po maabot mo talaga yung pangarap na gusto mo. And at the same time, be guys with people like, let's say, ito, di ba, mga tao like Karuti, or we have other organizations who are offering yung mga ganitong klaseng informations na how can you save. Napakaraming paraan actually. Mm-mm. Dito guys, napakadaming ways how can you save money talaga sa abroad. You just have to find out. You just have to know. Kailangan gustuhin mo muna. You have to take an action. Totoo. Okay, so I think that's all for tonight, guys. Napakasaya ng ating usapan. But then before we say goodbye, Miss Lynn, is there any announcement or may upcoming birthday show ka ba? Again, guys, thank you po sa lahat na nag-tune in na naman po sa isang, I think, 1 hour na journey for yes. This segment again. Oo. So, maraming salamat ulit kay Mr. Junie Zarzano for giving you again an information on tips for the first-timer po dito sa Dubai or sa ibang bansa country. Sa mga kababayan po natin na gustong maging OFW or first-timer nilang maging OFW. Ayan, sana guys talaga nakatulong kami, okay? Sa lahat po ng mga kababayan natin talaga na nangangarap na magtrabaho abroad. At least guys, by just watching or listening to our program tonight, kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea, ano nga ba ang mga kailangan mong i-prepare, di ba? Mas mabuti na yung handa kaysa sa yung parang pumunta ka dito ng bahala na, di ba? Kasi pag ganun, kasi parang sugal yun eh. Kapag wala ka, hindi ka guided, okay? Pag hindi ka guided of your plans, nangyayari, hindi mo mahirap abutin yung pinapangarap mo na yon. Kaya napaka-importante, guys, that you have to have an idea on how to plan the plans at the same time kung paano mo siya i-execute. Plus, yung experience namin that we're sharing while we're doing the discussion. Okay, so ako naman, guys, before we say goodbye, I would like to say thank you so much to all of our listeners, to all of my followers. Now, from watching me in my YouTube channel, Buhay sa Dubai, or following me in my Facebook page, Junie Fracco Zarzano, now, they are watching us dito sa Facebook page ng Karuti. Kaya guys, maraming salamat sa inyo lahat. And again, guys, is there anything that you would like guys to suggest, any topic or anything na gusto nyo pang pag-usapan natin, we are open to that. Just write down in the comment box below, or you can send PM to our Facebook page. Yeah, para po mabasa mismo nila Miss Linian and her team. Mm-hmm. Para po if we have like perfect person to na ma-invite dyan, yes. I-invite namin para mas maganda yung pinanggagalingan mismo ng information natin. And again, of course, we would like to say thank you so much, of course, to the CEO of the Medical City, Miss Doctora Rebecca Desiderio, for giving us a chance last time na ma-interview natin. Oo, nakakatuwa, di ba? So, nakakatuwa. Ang ganda ng mga informations na nakuha natin sa kanya. Mm-hmm. And of course, if it's coming from a right person talaga kasi, mm-hmm. yung mga questions natin ay nakukuha natin na sagot sa mga tamang tao. Yes. Eh, minsan, ang sarap sa pakiramdam yes. na lahat ng mga questions natin sa utak natin, nasasagot ng tama. Kaya, so guys, again, maraming salamat for watching, guys. Pinoy Expat, and you're still listening to Karuti Radio, the voice of the OFW. I'm Junie Fracco Zarzano. And I'm Len Magazing Alawa. Good evening, guys. Good night. Good night.